sinasabi ni Kristo sa Ebanghelyo, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina para sumama sa kanyang asawa. Jen, exactly what you are doing right now, leaving your parents for John. Ang ibig sabihin nito, mahalaga sila. But from now on, ang dapat na pinakamahalaga sa iyo, hindi sila, kundi siya. Hindi sila Jem, kundi si John. Ito'y alam at tanggap ng inyong mga magulang. Kaya naman kahit sila'y masaya para sa inyo, may kirot sa kanilang puso sapagkat ang kanilang anak nasa harapan nila. Pinapag-aral, binigyan ng magandang bukas sa kabila ng hirap ng buhay. Hindi pa sila nakababawi, nag-asawa na. May sarili lang prioridad ngayon. Pero ito'y tanggap nila. Kaya huwag niyong kakalimutan ito. Ito'y isa lamang sa maraming pagbibigay ng inyong mga magulang. Kaya kayo ngayon ay kayo. Kaya may kasal ngayon. Ano man ang marating pa ninyo sa habang panahon, yan ay dahil sa pagbibigay at pagmamahal ng inyong mga magulang. Kaya ang pagtulong sa magulang, kahit konti lang at kahit paminsan-minsan, bagamat hindi kayo obligado, hindi dapat pinag-aawayan, kundi dapat pinag-uusapan ng mag-asawa. Jem, gusto mo bang mas mahalin ka pa ni John? Mahalin mo ang nanay at tatay niya. Mas mamahalin ka ni Jem pag minahal mo ang nanay at tatay niya. So bago kayo bumuo ng isang bagong pamilya na pinakamahalaga, pasalamatan niyo muna sila. Sa nanay at tatay ni Jen, from now on, anak nyo na rin si Jen. Mula po ngayon, anak nyo na rin si Jen. So kung sila'y mag-aaway na kasama sa buhay pag-aasawa, wala kayong kakampihan sapagkat anak nyo silang dalawa. Mas magiging magaan ang buhay nila pag nagkaganon at pag nagkasundo ang magbalay. Magkamay po kayo. Palakpakan po natin sila.